Well, ganito kasi ano, si Mab Soberano, nag-live nung panahon na yun, pagkatapos ng Prisco, nag-live si Mab Soberano. At saka nabanggit mismo ni Mab Soberano na yung mga kasamahan nga nila ni Boss Bullet, yung mga bodyguard ni Boss BB Boy at saka ni Boss Rich Dun, may mga dala-dala nga talagang mga baril. I have you. Yo, what's up sa inyo mga ka-OFW Bihero? Welcome back again to my YouTube channel, mga ka-Bihero. At kilala niyo naman ako na ako ay isang pantay na namamahayag between Champ Mamot at saka dito kaya Boss Bullet ang bumanggagiba, no? Kaya lang, mga ka-Bihero, pasensyahan niyo na muna ako sa mga bibitawang salita rito. Itong isang reactionist na to, sumusobra na sa pagka Marites, mga kabihero. Hindi na reaction yung ginagawa nito, mga kabihero. Matagal ko nang hindi pinapansin to, no? Kami ni Utol JB Tan, dahil meron ng history sa amin to, no? Si JB Tan, yung sa kanyang ginagawa is sariling opinion niya yun, no? Hindi ko pinapakialaman yun. Ito, makang parang under na yung ginagawa niya, eh. Below the belt na, kumbaga, mga kabihero, no? Pati yung sa mga usapang hindi niya alam, wala na sa reaction video ni, eh. Sa video reaction yung mga pinagsasabi nito, eh, mga kabihero. Siyempre, gusto ko kayo rin ang humusga sa tao na to, no? At ito nga, mga kabihero, hindi ko na kinabit ang ngipin ko para pag nanggigil ako, isisiksik ko na lang siya dito, no? Partida, hindi pa ako nagtututbrush. Pakinggan nyo to, mga kabihero. Well, ngayong araw na to, guys, magbigay reaction lang pala tayo sa naganap na gulo sa Prisco nila ni Boss Bullet at sa kanila Mamat. Na patungkol to sa nabanggit ni Target Market na may mga baril yung kasama ni Boss Bullet ang bumangga, diba? At saka doon sa nawawalang jacket ni Target Market na andun na pinadala na kay Boss Bullet. Kasi ang dami kasing nagre-react dyan, pero hindi nila masabi talaga kung ano yung dapat nila sabihin, no? Kasi di natin alam kung natatakot sila or matawag lang na bias. Ito, mga kabihero, nabanggit niya rito na wala daw nagre-react na patungkol daw dito sa baril at saka dito sa jacket. Sa jacket, mga kabihero, na-reactan natin yan, na level na pamamahayag yung sinabi ko dyan. Huwag na lang natin nasabihan na magnanakaw yung isang tao na nakapulot, no? Kasi pwede na maibalik yon at gumawa siya ng video, yun ang sinabi ko, at naibalik na nga yung jacket. At patungkol naman dito sa baril, eh hindi ko binigyan talaga ng video reaction yan, mga kabihero. Hindi naman sa ayokong masabihan akong bias, no? Kasi, mga kabihero, as a video reactioner, wala akong nakita na baril na may hawak na nakita sa video. Bakit ko bibigyan ng video reaction yun? Kasi pag binigyan ko ng video reaction yung patungkol sa baril na yan, no, na puro hearsay lang yung sinasabi nitong bugok na ito, mga kabihero, kung iisa-isahin nyo mamaya yung mga ipagpapatuloy natin video, ayokong mag-react, no? Kasi video reactioner tayo, kaya hindi ko binibigyan ng video reaction yan. Dahil wala akong nakita ni kahit na anino ng baril, kahit na mismo yung baril, kahit na laro ang baril, wala tayong nakita sa video na ipinalabas nila. Ganun ang reactioner, ha, bugok. Well, ganito kasi ano, si Mab Soberano, nag-live nung panahon na yun, pagkatapos ng Prisco, nag-live si Mab Soberano. At saka nabanggit mismo ni Mab Soberano na yung mga kasamahan nga nila ni Boss Bullet, yung mga bodyguard ni Boss BB Boy at saka ni Boss Rich Dun, may mga dala-dala nga talagang mga baril. Nabanggit, nasa bunganga talaga yan ni Mab Soberano. Nabanggit niya sa mismong live niya, pinakaunang live niya nung umuwi siya, na may mga baril nga yung mga kasama nila, pero pinaiwan ng gwardya. Pero ang ang tanong dyan, kung lahat ba talaga sila, nagdeposito ba talaga ng baril? O nakita nyo na, mga kabihero, tamang Marites, tamang hinala. Di ko alam kung ano tinira nito, eh. Ang pagiging reactioner, kaya ka nga tinawag na isang reactioner, didepende ka sa kung anong nakita mo sa video na nire-reactan mo. Kung sinasabi mong nag-live sila Mab Soberano or si Rich Dun, no? Eh naku po, hearsay lang din yun, kasi nga wala kang nakitang video na merong may humawak ng baril. At pangalawa, ikaw na mismo nagsabi na sinurrender bago pumasok sa loob ng URCC. Diyos ko Lord, sumusobra na yung pagiging Marites mo. Ito talaga yung reactionist na parang alam mo, sa totoo lang, sinisira mo yung pangalan ng mga reactioner. Sa totoo lang, hindi naman sa kita pinagbabawalan sa kung ano yung opinion mo, pero
below the belt na yung mga pinagsasabi mo. Yan ba itinuturo mo sa mga subscriber mo? Mag-isip-isip ka. Makamura. O yung iba nakapuslit pumasok na may daladalang baril. At kung gusto nyo talaga ng patunay na totoo tong sinasabi ko, pumunta kayo sa mismong YouTube channel ni Mab Soberano. Silipin nyo yung live niya na may 10,000 na views na sa ngayon. Mismong si Mab Soberano ang nagbanggit doon sa live niya na yung mga kasamahan nga nila, si BB Boy, di ba? At saka yung mga kasamahan nila, may mga daladalang baril. Kaso nga lang, pinadeposit sa gwardya. Ngayon, lahat ba talaga sila nagdeposito ng baril? O yung iba, yung bodyguard nila nakapuslit talaga na ipasok talaga mismo yung baril? Ibang klase talaga tong taon to, mga kabihero, no? Pinipilit niya na kailang beses na nagtanong sa inyo na baka merong nakapasok. Alam mo, dito sa pagiging reactionist, hindi mo pwedeng sabihin or banggitin ang salitang baka. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Dapat bilang isang reactioner, nakadepende ka lang sa isang video na nire-reactionan mo. Pinipilit mo na meron pang nakapuslit eh. Ginagawa mo namang ewan kung ano yung nandun sa na bodyguard doon sa loob ng URCC. Nakita mo naman sa'yo na mismo nang galing na idiniposit na nga yung baril. Ano sa tingin mo doon sa mga bodyguard ng mga binanggit mong malalaking tao? Naku po, namamahama ka pa pati sila Mab Soberano. Tayo bilang isang reactioner, tayo yung makikisama sa mga re-reactionan natin. Ngayon, kung may pangit kang opinion, kung ano lang yung napanood mo, yun ang bigyan mo ng opinion mo. Hindi yung marites na yung datingan mo eh. Na si Boss Bullet naman, sinasabi ni Boss Bullet, dinideny ni Boss Bullet na hindi totoo na may mga daladalang baril yung mga kasama nila. Ito, bigyan natin ng patunay. Pasok kayo sa YouTube channel ni Mab Soberano. Silipin niyo yung video doon na sinasabi kong live niya na nagkaroon na ng 10,000 views na nabanggit nga ni Mab Soberano doon na may mga baril yung kasama ni Boss Bullet, mga kasama nila. At patungkol naman doon sa jacket na nawawala, bago palang magsiuwian, nabanggit ni Alvin Aguilar na huwag mo nang palabasin yung mga tao kasi may nawala ng cellphone at saka jacket, hindi to maganda. Dapat maibalik muna bago magsiuwian. Yung nangyaring pagnakaw sa jacket ni Target Market, intentional talaga na ninakaw yun. Grabe tong reactioner na to. Grabe. Hindi lang marites, nuknukan pa na mapanghusga ng kapwa. Kayo na bahalang humusga, mga kabiyahero, no? Pasensya na kayo sa mga nababanggit ko rito, no? Medyo pumintig lang yung tenga ko nung napanood ko ito, mga kabiyahero, no? 7 hours ago. Hamakin nyo, mga kabiyahero, ilang days nang nakaraan, naibalik na kay jacket. Issue pa rin sa kanya yun. Ba't di kaya hindi makamove on tong taon to, no? Naibalik na yung jacket, Mikamura, no? Ha? Huwag kang manghusga ng kapwa mo na isang magnanakaw. Pangit yun. Mga kabihero, rambulan yun. Nalaglag ang jacket. So, yung nakapulot, hindi alam kung kanino yung jacket na yun, no? At naibalik naman na itong jacket na sinasabi nito. Issue pa rin sa kanya hanggang ngayon. Kaya, kayo na bahalang humusga sa tao na to, mga kabihero. Pati nga si Damsa, napakomment na rin sa kanyang comment section. Pero ituloy pa natin. At mamaya, bibigyan natin ang video reaction niya patungkol nga rito kaya Damsa na nag-react na rin. Ang problema nga lang, nakuhanan ng video kung sino yung kawatan na yon, kung sino yung magnanakaw na ungas na kasamahan nila ni Boss Bullet. Kaya nahiya na lang. Gumawa na lang ng palusot si Boss Bullet ngayon na for ano na lang, di ba? Pero sadyang ninakaw talaga yon, magnanakaw talaga tong mga kasamahan nila ni Boss Bullet. Grabe! Diyos ko Lord! Grabe ka mang husga! Bakit alam mo ba yung estado ng buhay ng tao nung nakapulot ng jacket? Ha? Pare-pares tayong walang alam kung ano man estado sa buhay nun. Baka itinabi lang, pwede mo bang isipin na positive? Puro negative na nasa utak mo, Mikamura. Kaya halos hindi na umangat ang channel mo sa kagaganyan mo. Hindi maganda yung mga ginagawa mo bilang isang reactioner, no? Kaya ako nag-react ako dito, mga kabihero, no? Dahil kapwa ako reactioner to. Kahit na ganito man yung sinasabi ko, kapatid ko pa rin ituring to. Kaya lang itinutuwid natin yung pagkakamaling mga pinagsasabi nito, no? Kaya ako, kung may pagkakamali man kayo, magbabasa ako ng comment, pwede nyo akong ituwid, mga kabihero. Mukhang ito, mukhang hindi nagbabasa ng comment section to, no? Grabe na itong mga pinagsasabi nito, pati yung lahat daw ng kasamahan ni Boss Bullet, magnanakaw.
Mag-isip-isip ka sa sinasabi mo. Ini-edit mo yan. Hindi mo dapat binibitawan yung mga ganyan kasi pambibintang na lahat ng sinasabi mo. Baka mag-react yung mga mayayaman na kasama ni Boss Bullet. Oh, hindi ka ba nag-iisip? Ito yung reaction na talagang sobrang bias, no, mga kabihero. Ako, level ako, hindi sa pinagtatanggol ko yung kampo ni Bullet dito, no. Eh, ako, makamamot din ako, makaboss Bullet din ako dahil parehas ko silang kapatid, no. Sadyang itinuwid ko lang to, no, mga kabihero, pasensya na kayo. Kaya kayo nang bahala. Ang humusga rito, mamaya bibigyan natin ng video reaction. Yung reaction dito ni Damsa. So, paano hanggang dito na lang, OFW Bero, peace out, salute.